na, saan pa kami tutungo? Bilang mga dukha yung pangalan, kay ganda, katangi-tangi sa lahat. Isa ang kayamanang nasa iyong kamay, si Jesus aming tagapagligtas. O ina, ang aming alay sa ating Diyos, ang mga kapilawang pinagpagura ng tao, pinuot ng mawis at kamay na sugatan. O ina, Maria, natanggapin mo na, Maria. Kahirapan na wala pag-isahin ang iyong mga anak. O ina, ihandog ang aming alay sa ating Diyos, ang mga kapilawang pinagpagura ng tao, binuot ng pawis at kamay na sugatan. O ina, Maria, natanggapin mo na. O ina, Maria, ihandog ang aming alay sa ating Diyos, ang mga kapilawang pinagpagura ng tao, pinuot ng pawis at kamay na sugatan. O ina, Maria, natanggapin mo na, Maria, napanado ka, aming ina. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid ko ay Kristo, lalo-lalo na mga parishioners ng parokya ng Ina ng Mga Dukha. Nandito naman po tayo sa ating isang episode. Sa gabing ito na ang ating tatalakayin ay ang mga paratang ng ibang sekta tungkol sa ating pananampalataya at paano natin tutugunan ang kanilang mga paratang na ito. Subalit, bago tayo magsimula, maglaan muna tayo ng ilang sandali para magdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparaan ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Katulad po ng nabanggit ko kanina, ang magiging tema natin ay paano tutugunan ang mga paratang sa atin ng ibang sekta. Bago natin simulan ang temang iyan, alalahanin po natin mga kapatid na sa taong ito ay
tinatawag nating Year of Ecumenism, isang taon na programa ng Simbahang Katolika dito sa Pilipinas kung saan hinihikaya tayo na makipag-usap sa ating kapwa mananampalatayang Kristiyano at maging sa ibang mananampalataya, yung tinatawag ngayong interreligious dialogue. So magandang pangunahan yan sa kadahilanan na hindi tayo nandito sa programa para siraan sila, kung hindi para sa ganong tugunan ng iba't ibang paratang na meron ng ibang pananampalataya na alam niyo po minsan nakakasawa na pakinggan at paulit-ulit. Kung tutuusin, hindi ko sana bibigyan ng diin ang temang ito o maging bahagi ng programa sa kadahilanan na mas gusto ko magpaliwanag ng ibang tema, lalong-lalo na yung mga tema na hindi natatalakay sa ating pananampalataya. Kung inyong mapapansin, marami na ang mga kaparian, mga laiko, na ito ang kanilang binibigyan diin ang pagkakaroon ng tugon sa mga paratang na ginagawa ng ibang sekta. Ngayon ang tanong, paano nga ba nagsimula ito kung bakit nabigyan ng diin ngayong gabi? Mga kapatid, dalawang linggo nang nakakaraan, ako po ay binigyan ng hiningan ng aking ama na kung maaari gumawa ng errands papunta po sa Bicol, no? Magmamaneho. Ngayon, sa pagmamaneho, dumating yung punto na nakikinig ka sa radyo, sa FM. Abay, tuloy-tuloy naman yung tinatawag mga programa mula dito hanggang Bicol. Walang patid, walang putol ang FM. Yun nga lamang, pagdating ko po sa parte ng Quezon, lalong-lalo na sa kung alam niyo ito, lalo na yung mga pupunta ng Bicol, sa Tagkawayan, habang dinadaan yung dumadaan doon sa Andaya Highway, no? Ang pumasok na istasyon ay iisa lamang. At ang istasyong iyon sa FM ay pagmamay-ari, walang iba, ng Iglesia ni Cristo. So, no choice, sige, pakinggan natin. Akala naman, musika lang ang kanilang iniaalay. Dumating sa punto na matapos ang 30 minutes na musika, abay, nagpalit sila ng programa. At ang programa ngayon ay pagtatalakay sa pananampalataya natin ngayong buwan ng November at sa buwan ng December. Ano iyon? Pag buwan ng November, binibigyan natin diin ang ating pananampalataya sa tinatawag na kasamahan ng mga banal, no? Yung pananampalataya natin na merong langit, may pananampalataya tayo na merong purgatorio, at ang pananampalataya natin na merong impyerno. Ganon din, ang buwan ng December, naging tema rin nila na kesa walang Pasko, hindi tunay na Diyos ang Panginoong Jesucristo, at napakarami pang iba na umiikot sa temang ito. Kaya nga sa loob ng isang oras na kanilang programa, ganito ang kanilang tinatalakay. Nakakatawag pansin sa kadahilanan na ang sektang ito ng Iglesia ni Cristo, kapag hinarap mo na makipagdebate, takot naman. Pero ang galing nila magpaliwanag ng kasinungalingan, at tunay namang kasinungalingan, ang mga paratang na ibinibigay sa atin bilang mga Katoliko. Kaya nga sa gabing ito, bibigyan lang natin daan at ating tutugunan ang mga paratang ng Iglesia sa Simbahang Katolika na paulit-ulit at nakakasawa, na kung tutusin, ang pinagkukunan ng kanilang mga aklat, hindi naman unang-una ang katisismo ng Simbahang Katolika. Ang gagamitin nila ay ang may akda Katoliko, nabanggit lang teachings of the Catholicism as if ang naman noon magisterial teaching. Kaya sa mga kaibigan niyong Iglesia ni Cristo, no, na naniniwala sa kanila, huwag ka mong kunin ang isang aklat ng Catholic author kasi hindi yan
bahagi ng turo ng magisterium. Kung gusto nilang talakayin talaga ang ating katuruan, meron tayong tinatawag na aklat, The Catechism of the Catholic Church. Okay? Pangalawa, palagi nilang sinasabi, no? Na kapag wala sa Biblia, huwag paniwalaan dahil wala yan doon. Alam niyo po ang baling-baling argumentong iyan. Bakit kamo? Una, hindi naman ang Iglesia ni Cristo ang naglathala at bumuo ng Biblia sa kasaysayan. Kaya nga, sabihin na natin, ang kakapal ng mukha na gagamit ng Biblia, ilalaban sa Iglesia Katolika, pero kung tutuusin, sino ang nag-compile ng Biblia? Iglesia Katolika. Ngayon ang tanong, sinong may karapatan na umunawa ng Biblia? Ang Iglesia ba na tinatawag nilang kay Manalo? Na wala naman yan sa pinamanahan ng turo ni Kristo? Kaya nga mapapansin niyo mga kapatid, kapag sila nagbabasa ng Biblia, para silang pumunta sa karinderya, sa turo-turo. Kung ano maituro nilang bersikulo, yun ang babasahin. No? Parang ganito, palagi kong iniisip ito na, alam nyo, hindi mo lubos mauunawaan ang luto ng chapsoy kung ang palagi mong kinakain ay ang isang gulay lang sa chapsoy. Ganon ang iglesia ni Manalo. Ang pangit kasi pag tinawag natin iglesia ni Kristo, hindi naman sila naniniwala na si Kristo unang-una ay Diyos. Tawagin natin silang iglesia ni Manalo. So doon tayo magsisimula. Unang-una sa Biblia, palagi nilang sinasabi, no? Ayoko man sanang maging tema dahil ang salita ng Diyos, ang Biblia, hindi dapat pinag-aawayan, bagkos kinukuha bilang malalim na pag-aaral at tumibay ang pananampalataya. Subalit dahil nais nilang gamitin na kung wala raw sa Biblia, huwag paniwalaan. No? Unang batikos nila, katulad ng nabanggit ko sa inyo, wala raw sa Biblia ang salitang purgatorio, kaya huwag maniwala. E di kung ganun ang pag-iisip ng mga iglesia ni Manolo na ito, ibato natin sa kanila. Ang kanila bang tagapagtatag ni si Manolo, naroon ang pangalan at apelido sa Biblia. Ngayon kung wala ang pangalan niya doon, ba't kayong mga iglesia ni Manolo naniniwala sa kanya? Hindi ba panlilin lang ito? Mag-isip kayo maigi. Doon pa lamang, no? Panlilin lang ang ginagawa nila sa maraming mga kasabi. Kaya nga, ang napakadaling lang akayin, at ito naman ang kahinaan ng maraming Katoliko, kapag tayong mga Katoliko, hindi nagpapalalim sa ating kaalaman sa pananampalataya, napakadali nating hikayatin na lumipat sa ibang relihiyon. Kaya nga may kasabihan, no? Uninformed, no? Ibig sabihin, ang isang Katoliko na hindi hubog sa kanyang pananampalataya, napakadaling maging Protestante. Subalit ang isang Protestante na hinubog mo sa pananampalataya, tinitiyak natin na yan ay maging Katoliko. Bakit kamo? Dahil sa mismong kasaysayan ng simbahang Katolika, marami ng Protestante, marami ng nanggaling sa ibang relihiyon, dahil sa kanilang paghuhubog sa katuruan ng simbahan, nakita nila na ang tunay na tinatag na simbahan ay hindi ang sa kanila, kundi ang simbahang Katolika. Kaya doon tayo magsisimula. Biblia. Ano nga ba ang Biblia at paano babasahin? Katulad ng nabanggit ko, hindi tayo nagbabasa ng bersikulo ng mga bersikulo dahil sa nais natin. Unawain natin ang salita ng Diyos sa kabuuan ng kanyang mensahe. Katulad muli ng ginamit kong halimbawa, hindi mo malalasahan ang tunay na lutong chapsoy na ulam kung isang gulay lang ang palagi mong kinukuha. Kailangan mong kunin ang lahat ng uri ng gulay na naroon sa chapsoy para mo sabihin na ito ang lasa ng chapsoy. Hindi maaari isang gulay at sabihin mo, alam ko na ang lasa ng chapsoy. Pagkakamali yun. At iyon ang ginagawa. Hindi lamang ng iglesia ni Manalo, kung hindi
ng iba pang sekta. Ngayon, pupunta muli tayo sa Biblia. Ang Biblia, mga kapatid, alalahanin natin, ay ni isang letra doon, walang sinulat si Jesus. Walang sinulat ang Panginoong Diyos. Sinong nagsulat? Ang nagsulat ng Biblia ay mga instrumento ng Diyos. Yun ay mga tao na hinirang mismo ng Diyos para ilathala, ilimbag, isulat ang kanyang mensahe. Kaya nga, kung ito pala isinulat, ang tanong, kailan? Kailan? Ngayon, para malaman yan, babalikan natin ang kasaysayan. At dito, nagkukulang na naman ang mga kapatid natin sa ibang sekta, lalo na ang iglesia ni Manalo. Bakit kamo? Dahil kung Biblia lang ang pagbabasihan, ang mismong Biblia, hindi inilathala habang si Jesus ay nangangaral. Anong ibig sabihin nun? Sa panahon ni Jesus na siya'y nagtuturo, na siya'y gumagawa ng himala, walang Mateo, walang Marcos, walang Lucas, walang Juan na naroon habang nakikinig kay Jesus, sinusulat. Hindi ganoon ang pangyayari. Ang nangyari, matapos pa ng ilang taon na si Jesus umakyat sa langit, na isinugo niyang Espiritu Santo, yamang ang mga alagad na ito na kanyang hinirang ay nagsisitandaan na at nais iparating ang mensaheng natanggap nila kay Jesus at manatili hanggang sa wakas ng panahon, doon lamang sila nagsulat ng mga pangaral, ng mga turo, at ng mismong buhay ni Jesus. Kaya, habang wala pang nasusulat, ang pagtuturo ng mga alagad ni Jesus ay nanggagaling lahat sa kanilang bibig. Ang tawag noon is oral transmission. At napakahalaga noon. Dahil ang mismong oral transmission ay yan, binigyan natin sa simbahan ng termonong the tradition. Yan ang tinatawag na apostolic tradition nang galing sa kanila, the oral transmission. Ngayon, ang oral transmission na iyan, may kabalikat. At ang kabalikat niyan, yung tinatawag natin ngayong sacred scripture. Okay? Sa madaling sabi ngayon, ang mga itinuro, ang mga ipinangaral sa pamagitan ng pangangaral sa bibig, sa pananalita, isang pamamaraan yan. Pero ang isang pamamaraan rin sa pangangaral ay ang mga liham at ang mga nailathala ng mga apostol. Kaya kung mapapansin nyo ngayon, dalawa pero iisang pinagmumulan ng ating pinakagabay o pinagkukunan sa simbahan ng pananampalatayang nanggaling mismo kay Jesus. Ngayon, ang ibang sekta isinasantabi ang tinatawag nating sacred tradition. Pag sinantabi mo iyan, hindi sapat ang mismong Biblia lamang. Bakit ka mo? Dahil kung babausahin nyo ang huling kabanata, ang mga huling pananalita sa mismong Ebanghelyo ni San Juan, ano nakalagay doon? Kung lahat ng nagawa ni Jesus ay nailathalat na isulat, hindi ito kakasya sa buong mundo. Iyan ay patunay na meron pang mga ginawa't pinangaral sa Jesus na hindi nalathala at iyan ngayon ay tinanggap sa pamagitan ng oral transmission o mas tinatawag nating sacred tradition. Iyan mga kapatid ang hindi kayang matanggap ng ibang sekta. Dahil oras na tinanggap nila iyan, unang-una, tatanggapin nila ang buong katuruan ng simbahan. Subalit na kontento sila doon sa Biblia. Na mismo ang Biblia, tayo po ang simbahang Katolika ang bumuo, nag-ipon nito, ang nagsiyasat para magawa na isang aklat. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa na pinaparatang sa atin maliraw ang ating pagbasa at pag-unawa sa mga nakasulat sa salita ng Diyos.
Ang tanong ngayon, paano naging tama ba ang kanilang pag-uunawa na mismo ang tagapagtatag nila at ang sino mang mga ministro na meron ng Iglesia ni Cristo o Iglesia ni Manalo, wala naman doon nang si Cristo'y nangaral. Ngayon sa simbahan, paano tayo nakatitiyak na ang turo ng mga pare, lalo-lalo na ang turo ng obispo at Santo Papa ay tama? Ito'y sa kadahilanan na tayo'y merong tinatawag na deposit of faith. Ano iyon? Na ang pananampalataya natin na impok. Ang pananampalataya natin na isantabi. Saan? Sa mismong simbahang itinatag ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, doon pa lamang tayo. Sa mga nabanggit ko na sa inyong mga argumento, makikita nyo ngayon ng Iglesia ni Manalo, napakagaling, mambola, magsinungaling ng lahat ng kaparatangan sa simbahang Katolika. Pero kung tutuusin, lahat babalik sa kanila. Bakit? Dahil wala sa kanila ang katotohanan natanggap ng simbahan mula mismo sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, maging mapagsuri tayo bilang mga mananampalatayang Katoliko. Marami tayong makakaharap. Marami tayong tatanggaping paratang mula sa iba't ibang sekta. Ito lang ang nais kong itugon ninyo sa kanila habang tayo'y nagsisimula na tugunan ang iba't ibang paratang na meron sila. Sabihin nyo na lamang, yamang Biblia palagi ang sinasabi nyo na yan ang susundan, yamunin nyo sila. Kung nariyan ang kanilang tagapagtatag, maniwala kayo. Sumunod kayo sa kanila. Pero kapag wala ang pangalan ng nagtatag ng sekta nila, sabihin mo sa mga sugok nila, ikaw ang lumipat sa amin dahil ang iyong tagapagtatag, sinungaling. Mga kapatid, yan ang gusto nating malaman, ang katotohanan. Marami ginagamit ang salita ng Diyos, subalit ito ang nilalaman ay panluloko, panlilinlang sa maraming Katolikong mananampalataya para maakay nila sa kamalian. Kaya nga, sikapin natin na ang mga paratang ito, marami pa iyan kung tutuusin. At maaari rin kayo magpadala sa akin ng mga gusto nyo pang mga paratang nila. Halimbawa, Father, paano po ba tutugunan ang kanilang paratang na tayo raw ay sumasamba sa mga rebulto? Paano pa, Father, natin tutugunan ang paratang nila tungkol sa mahal na Birheng Maria? Paano, Father, tutugunan ang paratang nila sa prosesyon? Lahat halos na meron tayo ay kanilang sinisiraan gamit mismo ang Biblia na ating pinananampalatayanan. Subalit maging matalino kayo. Dahil sa kanila, walang katotohanan. Nasa atin lamang. Dahil ang nagtatag ng simbahang ito ay walang iba si Kristo, ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga kahit mag-Google ka, ilagay mo doon, who founded the Catholic Church? Hindi nilagay sa Google, sa Wikipedia, na ang nagtatag ng simbahan ay si Pedro. Hindi. Ang simbahang Katolika ay tinatag walang iba kung hindi ng Panginoong Jesucristo. Ipinagkatiwala kay Pedro at sa 11 pang alagad ang simbahang ito na dapat magpalaganap ng mensahe ng kaligtasan. Mga kapatid, ito ang maiksi nating paliwanag sa gabing ito. Paano tugunan ang paratang ng ibang sekta? Nakatuon tayo sa Iglesia ni Cristo. Bago tayo magwakas, nais ko pong bigyan din na kung tutuusin rin sa tinatawag nating pakikipag-usap sa ibang sekta,
mismo ang iglesia ni Manolo ang ayaw makipag-usap. Dahil alam nila na ang kanilang katuruan hindi uubra sa katotohanan. Kaya nga, sabi nga, ang katotohanan, no? Kapag inilagay mo iyan sa pagsubok, lalabas at lalabas ang totoo. Parang ginto. Hindi ko po alam kung nakita nyo na kung paano sinusubok ang ginto. Pero pag mapunta kayo sa Binondo, doon makikita nyo ang proseso paano sinusubok ang ginto. Ang tunay na ginto, sinusubok sa apoy. Sinasalang. Ang tunay na ginto, mas lalong kumikinang kapag sinusubok. Pero ito tatandaan nyo, walang ministro na iglesia ni Manolo na haharap sa mga talakayan, sa mga pag-uusap tungkol sa pananampalataya dahil alam nila na ang kanilang katuruan ay panlilin lang. Panlilin lang. At ang isang nanlilin lang, malalaman ng sangkatauhan na mali ang kanilang ibinibigay. Kaya nga kapag mali ang turong iyan, kahihiyan ang kanilang aabutin sa maraming mananampalataya na kanilang naloko. At yun ang ayaw nilang mangyari kapag ang mga mananampalataya nila ay unti-unting magsibalikan sa tunay na simbahan. Mga kapatid, nais kong wakasan ang ating programa o episode na ito. Unang-una, sa pag-anyaya sa inyo. Kung meron mang kayong mga comment, lalong-lalo ng katanungan, na mga batiko sa atin, ipadala nyo po sa comment button sa ilalim ng ating video at iipunin po natin yan para talakayin ang iba pang mga katanungan tungkol sa pananampalatayang Katolika. Mapapansin nyo sa gabing ito na iba ang ating paliwanag ni Padre. Tinuon natin sa paratang. Pero nagpapatuloy pa rin ang ating programa na tinatawag na Doctrinal Formation. Dahil nais natin bilang Kristiyanong Katoliko, mahubog ang ating kaisipan, mahubog ang ating pananampalataya upang dumating man ito na mga paratang sa atin, hindi nyo na kinakailangan pumunta pa sa pare, sa madre para magpatulong. Paano tutugunan? Kapag hubog ang ating kaalaman sa katuruan, ikaw mismo na Kristiyanong Katoliko, haharap sa kanila, taas ang noo dahil alam mo na totoo, unang-una ang simbahang kinabibilangan mo, ikalawa, totoo ang pananampalataya na meron ka, at totoo ang tinuturo mo dahil ito'y galing mismo kay Kristo na pinangalagaan ng simbahan. Kaya po huwag kayong mahiya na kung meron kayong mga comment, paratang, isulat niyo po sa comment page, iipunin po natin yan at ating tatalakayin sa mga susunod na episode ng Paliwanag ni Padre. Wakasan po natin ang gabing ito sa pamamagitan ng isang video. Ang video na ito, mga kapatid, ay ginawa sa Estados Unidos, sa United States. Sa ganon, paalalahanan tayong mga kasapi mismo ng simbahan at maging mga kasapi ng ibang relihiyon na dati ay Kristiyanong Katoliko. Lumipat sa ibang pananampalataya dahil nalinlang. Ang video ito, magpapaalala muli sa atin, and you will be proud being a Catholic. Ano nga ba ang naging naibigay ng simbahang Katolika sa sangkatauhan? Ano nga ba ang kontribusyon ng pananampalatayang meron tayo para sa ikabubuti ng sangkatauhan at ng sanlibutan? Ito po ngayon ang video na nagmula sa catholiccamphome.org. Panoorin po natin
ang videong ito sa pagwawakas. At sa pagwawakas po, nais kong ipadala sa inyo ang aking pagbabasbas sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, wakasan po natin ang ating episode na ito sa pamamagitan ng video. Panoorin po natin. Our family is made up of every race. We are young and old, rich and poor, men and women, sinners and saints. Our family has spanned the centuries and the globe. With God's grace, we started hospitals to care for the sick. We established orphanages and helped the poor. We are the largest charitable organization on the planet, bringing relief and comfort to those in need. We educate more children than any other scholarly or religious institution. We developed the scientific method and laws of evidence. We founded the college system. We defend the dignity of all human life and uphold marriage and family. Cities were named after our revered saints who navigated a sacred path before us. Guided by the Holy Spirit, we compiled the Bible. We are transformed by sacred scripture and sacred tradition, which have consistently guided us for 2,000 years. We are the Catholic Church. With over 1 billion in our family, sharing in the sacraments and fullness of the Christian faith, for centuries we have prayed for you and our world, every hour of every day, whenever we celebrate the Mass. Jesus himself laid the foundation for our faith when he said to Peter, the first pope, "You are rock, and upon this rock I will build my church." For over 2,000 years, we've had an unbroken line of shepherds, guiding the Catholic Church with love and truth in a confused and hurting world. And in this world filled with chaos, hardship, and pain, it's comforting to know that some things remain consistent, true, and strong, our Catholic faith, and the eternal love that God has for all creation. If you've been away from the Catholic Church, we invite you to take another look. Visit CatholicsComeHome.org today. Ours is one family, united in Jesus Christ, our Lord and Savior. We are Catholic. Welcome home. Do-do-do.